Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. O ano, Julia na, nagagawa mo ba yung mga homeworks ninyo? Baka naman nahuhuli ka sa mga lessons ninyo, ha? Tsaka yung mga exams ninyo, kumusta scores? Thank you. Later po malalaman na. Kuratong pasado yan. Just like your cooking, sweetheart. 100% very good. Ay, Ruben, hindi natin pinapalaki si Julie para maging cook. She's better than that. Oh, not to pressure you, Iha, ha? But I want results. Yes, ma. Class, settle down. I have here your test results. At ang nakakuha ng highest grade, Andres Julie, 98%. Congratulations, you've been consistent since day one. Julie, hey Julie, good job. Thank you. Crush mo si Jake, no? Shh! Ano ka ba? Bakit ako kayo? Baka marinig ka na ka kayo. Kaya! You have something to say, Julie? Alam mo, kayong dalawa ni Miss Naomi, inuunan niyo ako sa pag-chichismis. Sorry, sir. Don't apologize. Just do better next time, okay? Yes, sir. Sorry po. Okay. Back to work. Yes, sir. Fix muna natin. Paano siya kumakas? Hi, guys! Hi! Ruben, don't help her. She'll grow dependent on you. O ano, kumusta yung results ng exams ninyo? Mami, ako po yung highest sa English. Oh, good, good. What about THA? 87 po. What? That's your problem, eh, no? You're not versatile. And I can't believe na pinapagawa mo sa ibang tao yung trabaho mo. You know what? When I was your age, I was at the top of my class in all the subjects, take note. At mahirap lang kami nun. And yet, look at you, oh. Nasa yun ang lahat! Yet you get an 87? Seriously, Julie. I'll do better, ma'am. Promise. You better? Ay, nako. Good job, Miss Andres. Sabi na nga ba magaling kayo. All you needed was just a little push. Congrats, Julie. Thank you po, sir. Excuse me? Yes, Julie. Miss Presi, pwede bang kausapin kita kahit sandali lang? Okay, I'll go ahead. Sige, mamaya na lang. Bye-bye. Invited ka kasi sa birthday ko sa amin. Sorry, ah. Di kasi ako papayagan ng parents ko, eh. Pero thank you sa paghanga mo sa akin. Sorry, wala pa kasi sa isip ko yung mga ganyang bagay, eh. Dahil ba to kay Jake? Eh, alam ko naman na gusto mo din naman si Jake, di ba? Totoo naman, di ba? Gusto mo si Jake? Di ba, Julie? Hindi, ah. Sige na, hinihintay ako ni Naomi, eh. Hi, Julie. Pwede mo ba akong samahan sa taas? Ito, gusto mo ng candy? Mayroon ako dito. Sige na. Friends naman tayo, di ba? Tsaka sabi ni Naomi, favorite mo daw to. Tara, akit na tayo. Sige. Naman!
You have stain on your skirt. Anong nangyari? Wala po. Ano lang po Oh, okay. It's your monthly period. Sige, go ahead and wash up. Tapos antayin natin mami mo, sabay natin mag-dinner. Okay? I'm afraid Julie is suffering from psychosis. Madalas ang mga nakikita at nararamdaman niya ay hindi totoo. Well, this could be because of medical conditions, stress, and depression. Minsan may mga psychosis na induced by drugs. However, I think that's not the case here. Doc! Oh my God! Nani, Tito, what's that, anak? Kausapin mo kami ng daddy mo. Ano yan? Nak. Tingnan mo ako. Nak, tingnan mo ako. Huwag ka matakot. We're here for you. Daddy. Anong gumawa sa'yo ito? What? Mr. Hontiveros. Pwede po sila, Jack. Pwede po sila, Mark. Pwede po sila, Mark. Pwede po sila. Tapos, tinanawan po sila. Sir! Laban po! Laban ako, sir! Mumin! Ano mo nagawa sa anak ko to? Ha? Teacher ka! Baka naman magulat ka naman sa sudyante mo! Mr. Andres, hindi po totoo yun. Nirate mo, anak ko! Hayop ka! Wala pong ginagawa. Pero willing po ako tumulong. Napakasinungaling mo! Sir! Batas ang magpaparusa sa'yo! Mabubulo ka sa kulungan! Hayop ka! Laban na, sir! Tandaan mo yan! May warrant of arrest kami sa'yo. Ina-aresto ko namin sa sala ng paggagasa kay Julie. Sige, kasasam yan. Inducente ako ako! Mr. Demio! Raisa Santos, okay lang bang kausapin namin ang mga magulang mo? Kailangan kasi namin tanungin kung meron kang kinalaman sa mga pangyayari. Sabihin mo sa silence ito! Boyfriend mo ako, di ba? Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Ayoko sa'yo! Hindi totoo yan! Ayoko sa'yo! Hindi totoo yan! Mami! Daddy! Nung unang beses kong nakausap si Julie, takot na takot siyang umamin kung ano nangyari. Sinabi nga niya na ni-rape siya ni Mr. Hontiveros at ng mga kaklase niyang sina Paul, Jake, Mac at Ref. Based from my diagnosis, nakakaranas si Julie ng tinatawag na psychosis. Ang ibig sabihin nito, may mga bagay na nakikita siya or naririnig na hindi naman totoo. At kung minsan, iba ang pinaniniwalaan niya, taliwas sa kung anong katotohanan. And all of this can be observed sa mga biktima ng rape o karahasan. Hindi ho totoong ni-rape ko si Julie. Wala na ho ako sa school noong nangyari yung krimen na yun. Umuwi po ako na maaga para sunduin ang anak ko. At nung umuwi po ako, kasabay ko pa si Mr. Villegas. Inosente ho ako. Hindi ko magagawa yung bagay na yun sa isang bata.
Baka may boyfriend siya. Hindi na to yan! Napakasinungaling mo! Sisilayan mo ka ng family! Ay, madismiss ang kaso na. Kailangan bumalik si Julie sa normal niyang pag-iisip. Siya lang ang makakapagsabi ng totoo. Anak, I'm so sorry for putting so much pressure on you. Anak, I'm so sorry. Patawarin mo ko. Bigyan mo ko ng chance to make things right, anak. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mami, Daddy, gusto ko po sanang kalimutan na lang yung lahat. Gumagaan po yung pakiramdam ko knowing na nandyan po kayo sa tabi ko at ang Diyos. Alam ko po, balang araw, makakalimutan ko din po lahat ng sakit. Pero Mami and Daddy, lalaban po tayo. Hindi na po ako papayag na meron pa pong mabiktima yung monster na tulad ni Mr. Hontiveros. Wala pang biktima. Our chances are good and good. Sigurado ka ba na si Mr. Hontiveros ang gumahasa sa'yo? Paiba-iba ka ng statements. Sinabi mo pa na mga kaklase mo ang gumahasa sa'yo. Ano ba talaga? Paano kami maniniwala sa'yo? Si Mr. Hontiveros po ang gumahasa sa'kin. Natatandaan ko na po ang lahat. Hindi po ako pwedeng magkamali. Dahil naging teacher ko po siya ng 4 buwan bago niya ko gahasain. Gusto mo na candy? Sabi ni Naomi, favorite mo daw to. Teka. Sir ko, isipin ko daw po na sila yung nangre-rape sa akin. Ako si Paul, Jake, Jeff at Mac, mga kasama mo, sila ang nangre-rape sa'yo. Ha? Walang hiya ka! Pinagala kita, teacher kita! Water in the court! Pero binabay mo lang ako! Natatagdaan ko na wala! Mananagot ko. Natatandaan ko lahat ng ginawa mo sa akin. Lahat ng kababuhayan mo! Congrats! I'm so happy na okay ka na ngayon. Thank you. Congrats sa atin! Congrats! Hey, Julie. Congrats. Thank you. Pasensya na kayo, ah. Kung nadamay pa kayo. Nako, ayos lang yun. Buti na lang at nakulong na si Sir. Kung hindi, sigurado, bugbog sarado siya sa amin ni Jake.
Yan, pakita mo kung asan. Proud na proud kami sa'yo. Sa lahat ng nangyari sa'yo. Naging matapang ka. You're actually braver than any of us. Mommy, Daddy, naging strong lang naman po ako dahil nandyan kayo eh. Thank you po sa love and support niyo sa akin. Anak, we love you so much. Always. Come here. Always enough. Thank you po. We love you. Nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.